Ano ba? Nasagi? Na, buti na ganun mo o paano? Sinangga ko po. Sinangga mo? Sinangga ko po yung mukha. Asa mukha ka ting inaano? Pinapakita mo. Oo nga, sa mukha mo yung ano nila. Gusto nilang bagagin. Tama ba? Gusto kang patayin. Alam mo ba kanina? Natouch ako sa sinabi ni Tatay Freddy. Sabi ko, Tay, daanan muna natin si Kuya Kirby. Oo nga, daanan mo. Kasi kababa ka to eh. Hindi, okay na. Hindi, okay naman po. Kasi kung daw hindi kita kakamustahin at bibitawan kita, sabi niya, mas magiging kawawa ka. Ganun ang ano ni Tatay Freddy sa'yo. Concern po ay lahat sa akin. Minaayos na hindi po ang sarili. Yan. Okay. Pero kumusta siya, Kuya Bonso? Kumusta si Kuya Kirby? Gano'n ka okay? Kasi ano na eh, halos dalawang buwan na yata maikit ang... May dalawang buwan na ba? Alin po? Yung buwat nung iniwang kita dito? Wala pa. Wala pa ba? Okay naman po. Okay, sabi ko kasi ka Tekram, at sabi din po niya, aayusin po muna yung sarili niya bago sasama sa atin. Marami po akong kailangan ayusin. Bago po ako maging handa po sa mga taong kasakit po. Okay. Pero di ba mas okay na kasama mo kami habang inaayos mo yung sarili mo? Magbuo na po ang tao. Para ipakita ko po na may ikasasaya po sa akin, nakakatawa po ako. Yan po, di ba? Nakapagpapasaya po ng tao kasi nga, join life na, ano, na nakaka-ride ka po sa mga bago na kinikilos mo, ginagawa mo. Para yung totoong maging masaya ka po. Pero wala nang pangungulit na yun. Wala nang pangungulit, Bonso, doon sa babae, ganun. Kasi nung last time, sabi niya, babae pa rin ang ano niya sa akin, hinahanap eh. Kasi nakikita nga kayo, meron. Tapos dumating pa yung girlfriend ni Kuya Kate. Kaya siguro na ano siya, naiingit siya sa inyong dalawa. O, mapunta na tayo dyan sa sugat. Bakit may sugat yung Bonso natin? O nga, bakit nga? Ba't ka nang away o... Ikaw ba'y nang away o sila yung inaway ka? Inaway. Okay, binasag nila yung botes. Yung ano lang po, nasagi lang po ng kaaway. Sinabi mo nang kanina, nakawanan na yun. Huwag mo nang iyan. Sige na. Magtapat ka na sa akin. Napaaway ka. Okay. Tapos, binasag nila yung bote, sinaksa ka. Yun lang po. Paano nangyari? Gusto kong malaman. Sige na. O... Inahas ka ba? Kinuha ba yung girlfriend mo? Hindi po. O huwag mo na akong pag-isipin ng kung ano-ano pa. Iyan naman na. Ikwento mo na. Yun lang po, Tatay Ram. Yun lang po. Basta-basta lang sinaksa ka? Nag-aaway po sila eh. Bakit nga? Siguro, pag-tripan na siya na gusto siyang awayin, sinaksa siya ng bote. Hindi nga lang po. Sige na. Hindi nga lang po, Tatay Ram. Hindi naman po ang sisinuwan sa'yo. May ginawa ka ba? Hindi naman. Ano ba? Nasa inuman ba kayo? Kailan nangyari? Mga... Lunes po ng madaling araw. Monday ng madaling araw. Ibig sabihin, nasa inuman kayo? Inuman kayo? Hindi po. Saan? Hindi, mas na po, na ano lang po. Sige na. Hindi mo na po, na nasa inuman kayo? Wala.
Ba't madaling araw? Hindi, wala. O, huwag mong sabihin iniisip ko, nagda-drugs kayo. Wala po. Oh. Okay, sige na. Kwento mo sa akin. Inaway po. Pinagtripan lang po. Inaway siya. Pinagtripan ka? Saan? Mga kaibigan mo pa, pinagtripan ka? Hindi naman. Isa lang po yan. Hindi, pwede ka mamatay sa ginawa nila eh. Pwedeng, pwedeng dito nila na ano yan. O pwede, di ba? Nga po yan. Ano ba? Nasagi, na, buti na ganun mo o paano? Sinangga ko po. Sinangga mo? Sinangga ko po yung mukha ko. Asa mukha ka ting inaano? Eh, pinaprotektahan ko lang po yung mukha. Oo nga, sa mukha. Mukha mo yung ano nila, gusto nilang bagagin. Tama ba? Hindi mo lang. Gusto kang patayin. Ba't ano ba yung napag-usapan? Ba't ganun yung ano? Ano mo. Pero mga kainuman mo, nainom kayo? Hindi po ako nainom. Sila lang. Nainom sila. Tapos ikaw hindi ka nainom. Alam ni ate yan yung nandun, yung... Si ate, yung nanay-nanayan niyo doon. Alam mo, si Ate Mian po. Ate Mian. Alam ko. Alam niya lahat ng nangyari. Okay, sige. Kumusta yung trabaho mo? Okay na ako. So hindi ka nakapasok siguro ng ilang araw dahil may sugat ka. Ilang araw. Hanggang, ito pala. So ngayon, wala kang pasok. Pero regular ka na, di ba, kuya? Hindi ba po, wala po. Isang taon sa kumpanya ko. So hindi ka pa na, ano, sa, ano mo, trabaho mo, regular. Nilungkot naman ako. Anong nangyari? Bakit ganun ang nangyari? Anong nangyari ng Pasko? Pasensya na, hindi na, ano? Okay lang. Eh, Pasko po, masaya naman. Nagpunta dito yung girlfriend mo? Hindi. Si ano pala, dumating yung girlfriend ni kuya mo, ano? Ano po. Nagsasama pala sila doon sa, ano? Wala po, Baliwag. Sa Baliwag. Anong gusto mo sabihin doon sa nanakit sa'yo? Anong gusto? Wala naman po. Peace. Pagkain na away, patayin mo na. Huwag ka na papaaway. Ha? Pagkain na away, patayin mo na. Huwag ka na papaaway. Huwag ka na away. Dito ka nga. Ano sabi mo? Pagkain na away po siya, patayin mo na. Naaway siya. Yung ba yung tama? Hindi, hindi. Pagkain na kaaway. Hindi, dati siya naaway. Pwede ka kasing mamatay doon sa ginawa nila eh. Bakit ganun? Hindi naman pwedeng kaganunin ka nila kung wala namang nangyari. May nangyari, ibig sabihin. Kaya nagsimula yung ganun. Basta kung wala. Ano ka ba? Pagka ba nakainom ka, ano ka ba? Pasaway, ganun. Nakailang ano ka ba? Nakailang beer ka ba? Ano? Dari, kape ko. Pagka-kape ko muna po sila. Hindi. Ano na din kami. Kasi malayo-layo yung biyahe. Natin niya po. Hindi. Bibisita lang kami. Ano ba? Gusto kong malaman ang nangyari talaga. Sige na. Wala naman po ito, Tatay Ram. Sige na. Huwag ka nang mag-ano. Mag-open ka kay Tatay. Ano? Okay lang po. Basta po. Okay lang po. Huwag niyong pabayaan yung sarili niyo. Sabi nga, pagka nakurap ng isip nyo ng iba, mas mahirap. Kung nagiging problema, hindi masamang maraming kaibigan. Pero kung bad influence sila sa inyo, layuan nyo na, mapapahama kayo. Walang masama na mas marami yung kaibigan. Pero kung bad influence sila sa inyo, wag na, layuan nyo na. Mapapahama kayo, mapapasama kayo. Madadamay kayo. Pero mas maganda para sa akin,
kung mapatawad niyo na yung mama niyo tapos mabantayan kayo, malay niyo nagbago na si mama niyo. Kasi kung di niyo bibigyan ng second chance si mama niyo, baka nagbago na siya tapos kailangan kayo para mas buo yung ano niya, yung laban niya para magbago. Kasi minsan talaga nagkakamali, pero huwag paulit-ulit. Hindi maganda. Kasi hindi tayo bibless ni God pagka paulit-ulit tayo sa kasalanan, sa masama. Alam na nating mali, huwag na nating gagawin. Pagka nagpatuloy tayo sa kasamaan, gugulo yung buhay. Promise. Ngayon, sinasabi din, ang pagmamahal sa magulang, pag-aalaga, pagrespeto sa magulang ay bibigyan tayo ng mahaba at masiganang masayang buhay. Yan naman ang pangako ng ating Diyos. At yun naman talaga dapat ang kailangan natin gawin, magpatawad. Kasi pagka hindi tayo nagpatawad, hindi tayo uusad sa buhay, lalo na magulang natin. Gusto niyo ba habang buhay, mawawala tayo dito sa mundo? Hindi natin binigyan ng pagkakataon yung magulang natin na makasama kayo, magbago siya. Bunso, kung ako, pagbigyan niyo na si mama niyo kasi malungkot yung bahay pagka walang nanay. Baka nagbago na eh. Pag-usapan niyo, kung di pa, edi, ma, magbago ka na. Samahan mo kami. Magtulungan tayo magbago yung isa't isa. Alagaan niyo kami. Aalagaan po namin kayo. Napakasarap nun. Habang buhay yung kaligayahan sa puso nyo, nag-uumapaw yung saya. Walang halaga o walang kabuluhan yung buhay natin kung walang Diyos. Lagi nyong iisipin yun. Alam ko nandun, kilala nyo siya. Pero yung mga dapat nating gawin, yung pagpapatawad, pagbibigay na pagkakataon, huwag tayong mag-pride. Yung mga bata kasi katekram, hindi ko din naman masisi kasi mga bata pa to eh. Kumbaga walang magandang pundasyon, walang nanay at tatay po na ano eh. Yan, ganyan, mga siga. Siga dito, siga doon, patayan doon. Wala, kaya ganun. Kaya nga, ayusin na, sayang yung buhay. Kuya Jesus, bunso, siga ang dapat manguna at masunod sa buhay natin, hindi tayo. Okay? Tanong mo. Ako. Seryosohin nyo, hindi biro tong buhay. Magkakaroon din kayong pamilya. Kung gusto nyo mamayos yung pamilya nyo, kuya, ayusin natin sa sarili natin muna. Kasi makikita ng mga anak natin kung ano tayo. So, ganun din sila. Ha, bunso? Huwag kayong magalit. Yun yung totoo, tanggapin nyo. Hiningi ko po yung atensyon, nakikiusap po ako sa mama nila ng mga bata. Si Nanay Ami, yung sabi kasi may mga natanungan din ako na hindi pa rin daw nagbabago si mama nyo, ganun ganito. Pero, ano, Nanay Ami, sayang po yung panahon. Kung magpapatuloy ho tayo sa magulo, hindi maayos yung buhay. Pati to, yung mga anak niyo, damay-damay na. Yan, kaya kay Nanay Ami, nakikiusap po ako na gumising na po para po sa mga anak po niyo. Magabayan niyo sila. Sayang po yung panahon at oras. Mas maganda, mahirap man yung buhay, kasama niyo po yung mga anak niyo. Sama si Choy. Mahal na si Choy. Mahal ka din naman niya. Gaya ko yung sarili. Parang hindi na namin mag-away. Parang hindi na namin mag-away. Magkaintindihan na lang kami. Bakit? Ayaw mo ba? Kasi sarili ko lang naman din po yung dinadala ko eh. Hindi na yung tumingin pa ako sa ibang banda o sa ibang bagay. Parang hindi, akala mo yung sarili ko maging maayos o maging maganda sa panahon ng magulang. Hindi, sabi mo nun, gusto mo makasama na yung mama niyo. Okay lang po. Kaso, siya lang naman din na yan namin. Ba't ang hirap mong tawagin? Di na po.
Okay. Anong nangyari po, Bonso? Ay, mag-hello ka muna. Hello po, Katekram. Sa awa po ng Diyos, yan na po yung naging tama. Ay, ikaw na magkwento. Huwag mo natitignan sa ano. Anong nangyari? Nasa inuman po doon, napag-tirapan, hindi na po, yun ano. Buti po, yun na po yung naging ano. Pinataan niya po namin nung ano ko, okay. Inayos naman po, ayaw na po, ano po, balita po ngayon. Ba't nanginginig ka? Malamig po eh. Anong nangyari ba doon sa bata? Hindi naman niya nagantian. Hiningan na po ng pangsuwe, tsaka po yung sa gamot, tsaka po sa nagastos, tsaka po sa may bahit po sa kanya na hindi po pagpasok. Bakit ganun? Hindi ko maintindihan. Bakit siya kinusaradahan? Pinagtripan? Ba't ganun? Bakit siya pinagtripan? Kainuman po niya. Anong kwento? Nag-trip po yung kainuman niya. Ganun na ba talaga yung mga kabataan niya? Oo po. Okay. Nasa inuman. Hindi pa siya nakapasok. Ba't ganun? Nalungkot naman ako kay Bonso. Kasi kung nagkamali yung ano nang pwedeng sa puso dito. Ang hirap ng tamaan ka dito, ha? Sa liig po, ano? Oo. May namamatay dito sa liig. Tapos may pinagamot nga kami dyan na tamaan sa liig. Kala ko mamamatay na dugo. Magkwento ka naman, kuya. At the last time po, dito po lagi sa bahay namin. Masyadong tumambay, hindi pa akong magawa. Pati panonood po ng TV, kinabuboard ko na. Lagi lang po ako nasa bahay. Sobrang boring. Siguro, konting ano lang po, panahon lang po. Kala ko, nagtrabaho ka na nga eh. Bored. It's so bored. Naranasan ko rin pala malungkot na sa bahay namin. Bukod sa naging masaya na ako. Naranasan ko din malungkot, pero masaya ako. Ba't nararanasan mo? Anong nararamdaman mo dun sa nalulungkot? Naging malungkot din ako. Anong nasa isip mo? Ba't ka nalulungkot? Boring. Iniwan ako ni Tatay Ram, ganun? Hindi, boring po. Boring. Kasi boring, na-feel ko naman na boring ako. Dapat nga po masaya na ako eh, di ba? Dahil nga po sa pag-ano po natin. Madali po ako naging masaya. Hindi ka pa pala kumain? Busog pa po ako. Okay lang po ako.